akin na yung mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga addict. Hindi nasira yung buhay nyo dahil sa kanila. Hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong pakialam sa mga katulad naming mga naging biktima. Hirap, no? Hirap po, no? Punta ko kayo sa, ano, sa FB page niyan nitong si Ma'am Cathy para pagka meron nung siyang bagong upload, makita, mapanood nyo. Kasi tayo dito, talaga hong kahanga-hanga ang ipinapakitang katapangan nitong si Ma'am Cathy Binag. Hindi ho natin alam, nagbablog din ho pala itong si Ma'am Cathy Binag. Sinend lang ho yan ang isa sa ating mga kasama dito sa PH Update. Suportahan ho natin, Cathy Binag FB page, ha? Suportahan ho natin. Ayun na nga mga kababayan, dyan ho sa vlog niya na yan, eh, tinalakay ho niya yung ginagawang kababuyan ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yung kanilang ginagawang walang humpay na investigasyon dyan sa Quad Committee. Pinag-isa na lang ho kasi napapagod sila, eh. Diba? Iba't ibang committee, eh, isa lang naman ang tinutumbok nila, masiraan ng mga Duterte. Kaya ayun, meron ho silang naisip na napakagandang ideya. Bakit di na lang natin gawing isang committee, yung apat na committee, para isang bagsakan na lang, ika nga. Ayun na nga mga kababayan, kaya naipanganak yung Quad Committee na yan. At dito rin ho sa video na to, eh, pag-uusapan ho natin yung kasinungalingan itong si Rex Gatchalian. Sinagot na ho ni Vice President Sara Duterte yung mga banat nitong si Rex. Mamaya ho, babasahin ho natin yung pahayag ng tugon ng Office of the Vice President doon sa mga kasinungalingan ng kapatid nitong si Sherwin Gatchalian. Doon sa nagdaang budget deliberation tawag dito, DSWDs dyan sa Senado. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang, masaya na ho tayo dito sa PH Update. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join para makasali ho kayo. Base ho sa ating nakikita dito kay Ma'am Cathy Binag, di niya na ho kailangan gawin to, eh, di ba? Komportable na buhay, tahimik na, kasama pamilya, di ba? Pero dahil sa pagmamahal sa bayan at talagang isa ho siya doon sa mga naperwisyo ng illegal na droga na to, yun lang naman ho ang sinisigaw nitong si Ma'am Cathy Binag, eh. Kumbaga, maging sa mga susunod na panahon, eh, maging mapanuri tayo sa ating mga iluluklok sa pamahalaan. At kung maaari, ngayong mga panahon na to, eh, magpa-hair follicle test na itong si Marcos Jr. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan muna natin itong naging sagot nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Rex Gatchalian. Okay? Ito ang naging sagot niya. Itong dalawang post na to ang sagot ng OVP. Pero ilalagay ko lang ho dito para habang binabasa ko ho, nakikita niyo ho ang pagmumukha nitong si Rex Gatchalian. Ito ang sagot nitong Office of the Vice President kaugnay doon sa sinasabi nitong si Rex Gatchalian na kung saan lahat daw ng rinirefer ng OVP dyan sa DSWD ina-accommodate daw ng ahensya. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Statement on the comment of DSWD Secretary Rex Gatchalian. The claim by Secretary Rex Gatchalian that the Department of Social Welfare and Development, DSWD, has accommodated all referrals from the Office of the Vice President, OVP, is inaccurate and misleading. Misleading ka pala, brady. Sinungaling ka pala, eh. Inaccurate pala pagka inaccurate at misleading. Sinungaling. Anak ng tokwa. Oh. While such statement may paint a picture of a seamless coordination between our two offices, the reality on the ground tell us a different story. Ito na ho yung story, ha? There had been several instances when OVP referrals were declined. An example of this was a request for assistance to an identified group of individuals whose livelihood were affected due to a African swine flu virus. The request was denied because the DSWD claimed that they cannot do mass payout and yet they are able to do it in other areas together with other politician. Yun na nga sinasabi natin, di ba? Pag ho si Tamba, kahit isang bilyon pa, naku po,
mabilis pa sa alas 4 yung DSWD, eh talagang nakakapag-payout sila. Pero doon sa mga irine-refer nitong OBP na kahit na talagang kitang-kita naman na kailangan nila ng financial assistance o kung ano pa man yan, eh hindi ho nila tinutulungan dahil galing sa Office of the Vice President. Tuloy ho natin ang sagot ng OBP. Moreover, there are clear evidence from various OBP satellite offices that some clients referred by the OBP have been left unattended by various regional offices of the SWD. Naku po, pati ba naman? Alam na, naiintindihan na ho natin yung order ng galing kay Gatchalian pababa doon sa mga satellite offices ng DSWD na kung saan meron din ho kasi satellite offices tong OVP eh. Pagka meron silang rinefer dyan sa DSWD, auto snub. Oh, eto po, tuloy natin. Ah, isa lamang ito sa mayroong 7,056 pending application para sa assistance for individual in crisis situation, AICS, at 2,597 pending application para sa Sustainable Livelihood Program, SLP, ang nai-refer ng OBP, Panay and Negros Island Satellite Office and DSWD Field Office 6 na hanggang ngayon ay wala pa rin naiaabot na assistant. Naku po. Grabe, napakarami ho nun. Ito. Ito yung binabasa natin. Yaring lamang nakita nyo na ho yung si ano, yung si, ayan ho. 7,056 pending application para sa assistance for individual in crisis situation, AICS, at 2,597 pending application para sa Sustainable Livelihood Program, o yun ho, yung SPL. Ito yung susunod na ano na post, okay? Basahin ho natin yung susunod na post, ha? Sagot ho ito ng OBP dito kay Rex Sinungaling Gatchalian. Ito ho mga kababayan, handa na rin ang listahan ng identified beneficiaries ng OBP Cebu, Bohol, and Sikihor Satellite Offices, ngunit patuloy na bumabalik ang mga kliyente sa aming tanggapan dahil wala silang natanggap mula sa DSWD. Sinungaling, Gatchalian. Sinungaling, di ba? Ganun lang ho yun. Napakakapal ng mukha ni Rex Gatchalian. Umaasta siya dyan sa DSWD na pagmamay-ari niya ang pera ng ahensya. Pagka sinabi nitong si Tamba, oh, bigay tayo 1 billion diyan sa ano, bigay. Pagka sinabi itong isang politiko dito sa distrito ko, bigay. Di ba? Ibang klase ho talaga tong mama na to. Ito, tuloy ho natin. There is no clear explanation provided by the DSWD to the OVP referred clients from the satellite offices on the delayed or inaction on the request. To dismiss this unserved client is to ignore the real challenges many Filipinos face and accessing social services. We call for DSWD immediate action to address this gap and fulfill the government obligation to provide aid to every Filipino. Dagang salamat, Rex Gatchalian Sinungaling. Yeah, hindi ho kasi natin ano, 'di ba? Hindi ho natin pwedeng sabihin na nagsasabi ng totoo itong si Rex Gatchalian. Lalo na eh kaalyado 'yan. Nasa gabinete ho siya ng mga bangag sa Malacañang. Ito nga base nga dito ko sa tingin ko kay Rex bangag na rin yung mama niya 'yan eh. Nabangag ho sa mga ayuda diyan sa DSWD. Baka pati siya linalaklak. Sorry ha, pasensya na ho sa salita. Nangigigilo kasi tayo dito sa sinungaling na to eh. Si Bibi Sara, sa tingin nyo ho ba kung nabibigyan ng tulong yung mga irine-refer niya dyan sa DSWD, magiging issue ho yan? Hindi magiging issue ho yan. Ang problema, itong mga aso ni Lisa Marcos at nitong si Tambaluslos, lahat ho ipinupolitika nila. Lalo na itong si Rex Gatchalian. Ako po, walang yahoo yung mama na yan. Ito mga kababayan, ngayon naman dumako ho tayo. Ito, natawa lang ho tayo. Bago ho tayo pumunta doon sa seryosong banata na dito kay Ma'am Katibinag.
Pakinggan mo muna natin itong banat na itong si VP Sara dito kay Risa Ontiveros. Kung naalala niyo mga kababayan, nung humarap ho dyan sa Senado itong si VP Sara, kaugnay doon sa budget pa rin ng Department of Education, doon ho sa naturang pagdinig na yon, nagkainitan ho silang dalawa nitong si Risa Ontiveros. Ito ang pagpapasalamat nitong si VP Sara. Pinasalamatan ho niya lahat ng senador dahil ginagawa ho nila ang kanilang trabaho. Pakinggan nyo ho ang sasabihin nitong si VP Sara dito kay Risa Ontiveros. Game! Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit pa ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines. Except... joke lang, ma'am. Ang galing! Ang galing! Pagdating sa asaran ho talaga itong si VP Sara, di nyo ho ito matatalo. Except daw kay Risa Ontiveros. Anak ng tawa. Wala naman ho kasing ginagawa yung ali na yan. Ano lang ho yan? Pabigat lang. Kumbaga, gastos lang yan yung pinapasahaw dyan sa opisina ng ali na yan. Wala naman hong balik sa sambayan ng Pilipino yan. Ito, pasadaan na ho natin lahat to kasi uling video na natin to eh. Ito, Okta Research. Ha? Oh. May ituturing ng opisisyon ang mga Duterte ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David. Naku. Paano si Risa Ontiveros? San lulugar tong si Risa? Di ba, ano siya, self-proclaim, ano siya, ang tawag doon, opposition? Kung yung mga Duterte na opposition, saan si Risa Ontiveros niyan? In between. Ito na rin mga kababayan. Pinakakansila ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, KMP, sa Commission on Election, COMELEC, ang Certificate of Candidacy, COC, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, natatakbong mayor sa Davao City sa 2025 election. Palakpakan! Gumagalaw na ho ang mga galamay ni Tambaluslos. Anak ng toko. Hindi pa nag-uumpisa. Pinapakita nyo na na-sure win na itong si Tatay Digong. Hoy, Carlo Nograles! Ba't pinapakan sila naman itong mga KMP na to? Sinong nagbigay sa kanila ng pamasahe para magain ng ano, ng petisyon o kung ano pa man yung cancellation na yan? Ah, itong kilusang magbubukid ng Pilipinas, pinapakan sila ang COC ni Tatay Digong. Ito talaga mga Romualdes nito, di lumalaban ng parehas. Kung talagang nag-o-offer ka ng panibagong option sa mga Daboenyo, di nyo na ho kailangan gawin yan, Mr. Carlo Nograles. Kung di man kayo yung mga malapit o yung mga taong galit kay Tatay Digong na kaalyado nyo, di nyo na kailangan gawin yan kung kumpiyansa kayo na may... Kaso ang problema, hindi ho sila kumpiyansa na may papanalo nila to. Tama? Ang issue ho kasi dito, ramdam na ho nila, di pa nag-uumpi sa election, talo na ho itong si Carlo Nograles. Ngayon mga kababayan, dumako na ho tayo. Dito kay Madam Cathy Binag, pakinggan lang ho natin ha. Wala na ho tayong maraming pagsingit dito kasi dito kay Ma'am Cathy Binag pa lang, sapat na. Napakahusay ho ng mga puntong i-raise niya dito sa ano na to, dito sa live niya na to, dito sa kanyang vlog na to. At talagang diniin niya ho yung pinakita niya, talagang pinaramdam niya sa ating mga kababayan na makakapanood dito sa video na to. Na kung paano babuyin itong mga aliporis ni Tambaluslos at ang mga aso nitong si Lisa Araneta Marcos ang ating pamahalaan ngayong mga panahon na to. At ang ipinagbabawal na droga ay talagang salutuyan sa lipunan. Game! Banatan mo na, madam! Nag-live ako kasi nakikita ko yung ginagawa ngayon dyan sa Kongreso na pag, you know, pagko-committee hearing, alam mo, nagiging ano na nga, parang hindi naman yan na hukuman. Parang gusto nilang talunin pa yung mga lawyers and justices, you know, and ombudsman, na parang sila pa yung naglilitis sa mga tao na, alam mo, ang nakakaya is yung mga ano na ha, na desisyonan na ng hukuman. Mm. Yung mga gusto nilang batikusin o pag-usapan. And sa totoo lang, nanggigigil ho kasi ako. Kasi yung topic nila is war against drugs. Or let me
rephrase that actually. War against the Duterte. Diba? Yun talaga yun. Let's be realistic here. War against Duterte, alam nyo, talaga yan. Nangigigil ako. Kasi, ginagawa nila tayong bobo. Kahit na anong paikot-ikot ang sabihin nila, we're concerned about the EGK Kili. Mm. Hindi ho eh. Hindi ho. Talaga ang gusto lang gawin, insiraan ang mga Duterte at pasamain at baliktarin yung mga mabuting nagawa nito. I'm against drug addict and criminals. And I don't understand why all this, some of this congressmen are tolerating and entertaining criminals, convicted criminals, na pinababayaan nilang, you know, bigyan nila ng platform or gamitin ultimo ang kongreso para lang pasamain ang Duterte. Let's, you know, stop all this BS bullshit, yung katarantaduhan, yung kaplastika, nakapikian ng mga pinagsasabi ninyo na you know, we're pro-life and everything. I'm pro-life, but are you pro-victim? Paano kaming mga biktima? Okay, if pro-life kayo, eh paano kaming mga biktima? Diba? Na mga addict, na mga kriminal, na mga abusado. Correct. Paano correct. Kami? Diba? Diba, ba't yung binibigyan ng platform yung mga yan? Paano? Bigyan nyo yung platform yung mga nawawalang kabataan ngayon, biktima ng rape, biktima ng mga addict, biktima ng mga magnanakaw. Diba? Parang, ba't yung pinag-uusapan yung iniinsulto nyo ang batas? Iniinsulto nyo ang justice system natin. Kasi those are convicted criminals. Again and again. Convicted criminals po sila. Na hustisyahan na po sila. Diba? Bakit nyo sila ine-entertain? Addict din po ba kayo? Alam mo, sabi nila, masama akong mag-wish ng... Tanongin ho natin tong si Barbers. Bakit nyo ho ini-entertain yung mga pinaghihinalaang mga politikong na-involved sa ipinagbabawal na droga? Bakit nyo ho pinapakinggan itong mga politikong self, ay itong mga individual na self-confessed na drug lord? Bakit ho? Mga bangag din ho ba kayo? Hindi, pero honestly, may point naman itong si ano eh. Kasi kung ikaw eh, nasa matinong kaisipan, mabilis pa sa alas 4, paaalisin mo yung mga tao na yan eh, yung mga convicted, yung mga, eh, mga criminal nga yan eh, gagawin nila lahat para sa pera. Nakuha nyo ba, yung tatlong criminal na pinaupo nila, talagang pinadaldal nila dun sa ano. So tingin nyo ba, magdadaldal yung kung walang bayad yung mga yon, ano makukuha nila? Pwede nilang sabihin, ano gagawin nyo sa amin? Hindi ako magsasalita, nakakulong na ako, napakailan mo dyan, lalabas pa ako sa TV. Diba? Ganun lang ho yan. Kailangan nyo ako, bayaran nyo ako. Ganun lang naman kasimple yan. O yung dalawang, itong si Mabilog at itong si Kerwin. Tumatakbo silang parehas na mayor. Kaya yung media mileage na makukuha nila dyan sa pagharap nila sa Quad Committee, eh sapat na bayad na yon para magsalita sila at magdaldal. O, yaan nung si ano. Meron ulat interes. O, yaan si ano pangalan nun? Yung babae. Yung, si Garma, oh. Kailangan ho niyang lumabas. Oh, ngayon, hindi pa pala siya nakalabas. Pero kasama na niya ang anak niya. Yun. Tuloy. Masama sa kapwa. Masama hong sabihin na sana mamatay na din kayo. Sana maging biktima din kayo. Sana yung mga mahal nyo sa buhay o yung pinahalagaan yung tao sa buhay nyo is maging biktima din ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusadong tao. Nangigigil talaga ako ngayon aga-aga. Diba? Pero, you know, ano tayo, magpakatotoo tayo, huwag tayo magpaka-plastic dito. Kasi kung meron yung may karapatang magganito, magalit, ako yun eh. Kasi biktima ako ng mga hinayupak na adik na yan eh. Napakawalang hiya, na walang puso. You know, parang walang tamang pag-iisip. Criminal minds. Ngayon yung kung ultimo, yung iilan dyan na kongresista sa gobyerno natin, is ito tolerate mga convicted criminals. San pa tayo pupunta? Diba, huwag nyo i-boto yung mga yan. Kasi,
walang kwenta. Napaka walang kwentang mga kongresista pag ganyan tayo. Diba? Parang sinusupport mo yung mga convicted criminals, binababoy mo, kine-question mo yung dinisisyonan ng batas na nag-convict na sila, na mali sila. So kine-question mo yung batas natin, so pinapanigan mo yung mali sa tama. Diba? Anong klaseng tao kayo? Sana kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, mangyari sa mga mahal nyo sa buhay, nang maramdaman nyo, tingnan natin kung ipagtatanggol nyo pa yung mga yan. Kung ipagtatanggol nyo pa yung mga ganyang klaseng mga tao. Yun na nga ho mga kababayan, kasi hindi ho nila naramdaman yung hinagpis na nararanasan itong mga OFW na iniwan ng kanilang mga anak sa Pilipinas tapos nasira ang buhay dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Hindi ho nila naranasan. Wala hong alam itong mga tao na to, kaya nakakalungkot ho dahil wala ho silang kaalam-alam. Di ho nila naramdaman yung mga naramdaman nitong si Kagayan, nitong si Ma'am Cathy Binag. Eh, ngayong mga panahon na to, wala ho silang pakialam. Diba? Nakakapanggigil kayo. Nakakadiri kayo. Hindi ko alam ba't kayo nandyan. Umalis na ho kayo sa pwesto nyo kasi wala ho kayong karapatan. Tapos, kung makapag-ano kayo, makapagtanong kayo, hindi nyo binibigyan ng ano, ng chance. Yung taong makapag-explain ng tama. Correct. Yan si Paduano, napanood kita. Nag-e-explain ang isang pulis ng kanyang side. Pinipilit mo siya, kailangan sabihin mo sa akin sino yung mga lawyer na yan, anong pangalan. Alam nyo, sir, ayoko kitang i-sir. Hindi ka karapat dapat i-sir kasi nangigigil ako kasi sinusuportahan mo yung mga addict tsaka kriminal. Kung makasigaw ka, para mong ikaw nagpapalamon. Kung maka-ano kayo dyan sa Congress, kung makasigaw kayo sa mga tao, yung mga resource person nyo, pag di nyo gusto yung sagot, sinisigawan nyo. Paalala ko lang ho kayo sa inyo. Ang taong bayan ho nagpapasweldo sa inyo. Kaya ho kayo nakaupo dyan kasi inupo ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang sigawan yung resource person nyo, lalo na ho kapag di nyo gusto yung sagot at hindi nyo pinapatapos ang sagot. Binabara nyo. Obvious na talagang selective kayo, na fake yung inyong investigation, na talagang alam na alam nyo, ang gusto nyo talaga, wag silang makapag-explain ng tama. Gusto nyo silang pasamain. Gusto nyo silang pasamain. Yun yung katotohanan. Diba? Tigilan nyo na ho kami. Huwag nyo ang supportahan yung mga adik. Nakakagigil. Ang sarap magmura, hindi lang talaga ako mapamura eh. Mga kaya hinayupak. Sana mangyari sa family ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, yung nangyari sa akin. At nangyari sa family ko. Kakabisit kayo. Hinayupak. Mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga addict. Hirap, no? Hirap po, no? Punta ko kayo sa, ano, sa FB page niyan nitong si Ma'am Cathy para pagka meron nung siyang bagong upload, makita, mapanood nyo. Kasi tayo dito, nakita ho natin kung paano nasira yung buhay ng mga ibang kakilala natin dahil dyan sa droga na yan. Kaya galit ho tayo dyan. Pero tayo, hindi naman ho tayo nalulung dyan. Nung medyo bata-bata tayo, nag-yosi tayo, nag-inom tayo. Naranasan din naman ho natin yung mga ibang bisyo. Pero yung droga na yan, hindi ho tayo na-addict dyan. Yung tipong kagaya nitong pagka-addict na nakikita natin sa mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Yung pabalik-balik sila sa CR para paglabas singot daw ho sila ng singot. Hindi ho. Kasi ano yan nakita na ho natin. Pagka nakita nyo na ho kasi yung tipong kahit na itong mga addict na to, pagka kahit nasaktan mo na, kahit na gulpihin mo na, wala na ho silang pakialam. Kumbaga yung utak nila sira na, yung nasira na yung ano nila, yung utak nila eh. Yung tipong basta ang focus lang nila ay magkapera para makapagdroga. Yun lang ho, yun lang nasa utak na itong mga bangag na to, kaya tayo galit din ho sa illegal na droga na yan. Hindi nasira yung buhay nyo dahil sa kanila. Hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong pakialam sa mga katulad naming mga naging biktima. Tangina. Yan, nagbura na ako, di ba? Parang
hindi niyo naramdaman yung mga naramdaman namin. Hindi kayo nahirapan. Hindi kayo yung na-abuse. Hindi kayo yung nasaktan. Yung trauma na giinabot namin, yung mga katulad ko, hindi ho yun mabubura. Hindi ho mabubura yung trauma ang inabot ng mga biktima ng mga addict, yung mga biktima ng mga naabuso, na walang kalaban-laban, na hindi kasing katulad ko na kayang magsalita. Wala ho kayong puso, hindi kayo karapat-dapat na umupo sa pwesto nyo kasi sinusuportahan nyo yung mga kriminal. At eto ha, convicted criminal ho. Convicted criminal yung pinapanigan nyo. At isa pa, dyan sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, yung mga kabaro ninyo, yung kasamahan nyo, nakikita nyo po ba kung paano babuyin? Dahil pinaglalaban lang, pinagtatanggol lang ang mamamayang Pilipino at saka mga biktima ng droga? Papayag ho ba kayo? Nagbabuyin na naman ang pangalan ng Philippine National Police at saka Armed at Military, Navy, everybody, ng iilan dyan na mga corrupt? Grabe, ibang level, no? Ibang level ang labanan ngayon. Ngayon, pupuntahan akong kaibigan ko kasi nanggigigil ako. Iko-convince ko siyang magsalita na rin. Kaya ang aga ko na mabas. Naku. Grabe kayo. Nakikita ko, ini-interview. Alam mo, buti nga itong si yung isa dyan, ay, Lieutenant ba? Or Colonel Marcos. Talagang sinusubukan pa rin niyang maging ano, maging respectful. Sinusubukan niya pa rin maging magalang. Inaayos niya pa rin lahat. Kasi ayaw niya maging bastos, katulad ng ginagawa ng mga nagka-question sa kanya dyan. Kung sinasabi niyo, you're for the people, bakit niyo pinoprotektahan itong mga convicted criminals? Correct. Bakit hindi kanyo, you know, binibigyan ng chance na makapag-explain ang mga tao at ang style niyo pala sigaw? Hmm. Nananakot diba? Eh. Diba? Parang sisigawan nyo, no, hindi kita tinatanong, hindi yan ang tinatanong ko. Eh, paano nyo malalaman kung saan nanggagaling yung, ano, yung isang tao kung hindi nyo bibigyan ng chance na mag-explain? Correct. Yan din yung naging issue natin, diba? Sobrang gigil na gigil ho tayo dun sa hearing. Kasi, paano niya kagad hindi naman kasi pwedeng kagad, punto kagad, yung sagot kagad eh. Kailangan mo munang intindihin yung sagot, bakit siya umabot dun sa ganong klaseng desisyon. Hindi na binibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag nitong mga congressman, yung mga resource person. Gusto nila kahit anong tanong, yes or no. At dapat yung narrative, yung itatakbo ng inyong sagot, eh base doon sa itatakbo ng plano nila. Yun ho yun. Nakakalungkot. Alam niyo ho yun? Diba? Ay kuya, paano niyo malalaman na hindi sila nag-aabuso? Yes ma'am. Yeah. Diba? Paano? Paano nyo malalaman? Ingat lang madam ha, ingat lang ho. Kasi hindi nyo binibigyan ng chance. Kasi gusto nyo nasa iyo pa ho yung USB. Sana mabigyan tayo ng kopya ng USB, no? Hindi naman natin ni pagkakalat, atin din lang naman. No, na kay Ma'am Cathy B nagpaho yung USB, no? Kaya sa bagay, meron naman atang ano eh, meron naman atang anong tawag dito, will itong si Ma'am
Ma'am Cathy, kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, yung USB lalabas ho yun automatic sa iba't ibang mga official ng AFP at mga individual, no? Kayo lang yung makinig. Napaka-bias at selective kayo. Hindi kayo karapat-dapat na umupo dyan. Eh, kung grabe kayo pumuri kay President Duterte, ako, I'm not pro Duterte. I'm not pro Marcos. I'm not pro with anything. I'm pro people. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa mga biktima ng masasamang tao. Eh, kayo pro kayo eh. Pro money, pro admin. Diba? Professional. Con artist, nakakaloka. Bold star. Yung feeling nyo. Yung nasan kayo ngayon. Permanente kayo. Wala hong permanente sa mundo. Lahat ho, temporary lang. Lahat ho, pansamanta lang. Ultimo buhay correct, natin. Correct. Bukas, tama di natin yan. Alam. Kahit ako, kayo. Pag ang Diyos sinabi sa inyo, tama na, tigilan nyo na yan. Baka sa masamang paraan pa kayo mawala. Nakakagigil ho kayo. Anong klase ho kayo mga leaders? Yung iba dyan, ayaw magsalita. Walang mga bayag. Naku. Madami hong ganyan. Alam nyo, hindi ho pwedeng mga walang sa gobyerno ang mga taong walang paninindigan. Alam mo, yung takot mawala ng budget. What ba ito kayo matatakot kung di kayo bibigyan ng budget? Iisumbong nyo, mag-social media kayo, sabihin nyo, inipit po ako. Ayaw akong bigyan ng budget. Kasi, ayaw akong gawin yung gusto nila. Ang isang politician, politiko, hindi po pwedeng umupo. Kapag ang kanyang, siya, binavalue niya ang pagkakaibigan more than the people or pamilya more than the people. Alam niyo ho, pag umupo kayo at tumakbo kayong politician, ano ho yan, self-sacrifice ho. Alam niyo na kung ano man mangyari. Pag gumawa ng mali, or kahit yung mga nakaupo sa gobyerno, mga cabinet secretary or whoever, kapag umupo kayo sa gobyerno, given who yan. Given who yan na kung ang pamilya ninyo or malapit ninyong kaibigan ay gumawa ng mali, hindi nyo po pwedeng itolerate. Kailangan kayo pa po mismo ang mag-surrender dun sa kanila. Kasi mali ho yung ginawa. Yan ho yung pinangako nyo sa bayan. Hindi ho kayo nangako. Hindi ho to laruan. Para ho tayong nasa high school eh. O grade school. O sabi nating high school na lang talaga. Na pag yung lugar, remember, pag high school ka, pagkaaway ng kaibigan mo, kaaway mo din. Di ba yung maturity kasi sa atin, dumarating yan kapag tumanda ka na, na binabalansi mo na eh. Na kinakausap mo na yung tao na o baka naman may mali kang ginawa. Sa gobyerno ho, wala, mali, mali, tama, tama. Kapag umupo kayo dyan, huwag niyong itolerate. Isa ho sa toxic Filipino mentality. Pagka kalaban ng isa, dapat kalaban ng lahat. Pag gano'n, ang pangit nun. Ang baduy naman ho ng gano'n. Yeah, yung mga politiko, gano'n eh. Pagka kaaway ko, dapat kaaway mo din. Pagka hindi mo kaaway, aawayin din kita. Eddie. Ang galing, ang galing. yung mali. Kahit malapit nyo pang kaibigan yan. Huwag ho kayong ganon. Huwag na ho kayong maghiring. Kung tatawagin nyo lang yung mga tao, tas ipapaya nyo. Diba? Iinsultuhin nyo. Doon din po sa mga iniinsulto nila, sampahan nyo ng kaso sa ombudsman na abuse of power. Yung mga yan na using their position. Maliwo eh. Yung pasigaw-sigaw nila, paninindak nila, yung papaiyakin nila, iinsultuhin nila, gagawin nila ng fake witnesses. Kapag ako nandun, sasabihin ko talaga, wala ko kayong karapatan sigawan ako. Kasi hindi nyo ako pinapakain. Wala ho kayong karapatang insultuhin ako. At sasagutin ko din, sasabihin ko, eh ayaw nyo naman po ako mag-explain. Eh di wag na ho tayong mag-usap. Eh nandito lang po pala ako para payain nyo. Sana aalis ganyang na lang po ako. Diba? Dapat eh patawag itong si Ma'am Cathy dyan sa House of Representatives para makita nilang katapat nila.
Di ba? Para makakita sila ng katapat. Diyan sa Congress, tumayo kayo, ang dami nyo dyan. Ang dami nyo dyan. Lahat to, lahat yan, temporary, kayo mismo, kayo yung pagbotohan yan, tanggalin nyo yung mga nakaupo dyan eh. Diba? Ano nangyayari? Sa mga kaibigan ko dyan sa Davao, hello, diba? Hindi ako taga Davao, taga Manila ho ako. I'm not, ano, I don't reside there. Napunta lang ako dyan dahil sa ex ko. Pero diba, ako nga, hindi ako taga Davao, pinagtatanggol ko ang Mindanao. Alam mo yon? Kasi alam nyo, ang Davao kasi napaka-safe. Tapos etong mga siraulong to, yung magandang ano patakaran or palakaran ng mga Duterte, dahil the safest country in the Philippines, pinapasama ang dudumi ng budhi. Diba? Tandaan nyo, lahat ho, wala hong ano dito, permanente. Again and again, pati buhay natin, tapos kayo, kriminal? Mga kriminal? Sinusuportahan nyo? Convicted? Pang-iinsulto yan sa batas. Sa mga lawyers, sa judges, sa what do you call this? Sa DOJ, sa Department of Justice, yung batas natin dyan, yung mga judges natin, yung mga ombudsman, mag-file nga. Alam mo, sa bayan ng Pilipino, mag-file ho tayo ng mga kaso against sa mga to. You know, tayo naglagay sa kanila, tayo din po ang magtatanggal. Abusadong sobra na. Diba? Hindi ko matanggap. Addict. Drug lords. Convicted. Hinayupak, sinusuportahan. Binibigyan ng platform. Pro-criminals na pala tayo. Ibang level, ano? Pro-criminals na pala tayo. Wow. Yung government natin, okay na lang na may mga addict. Okay lang na may mga kriminal. Ang daming addict dyan, sigurado ko. Kaya ayaw mag-hair follicle test. Dyan sa Davao, yung mga nagkakos ng mga, yung ng gulo nyo. Huwag nyong iboto. Yung ano, yung sumusuporta, alam nyo, kahit nga yung ano namin, I'm a part of ano JCI, Junior Chamber International. Nabalitaan ko, pati yung aming non-profit organization, nagagamit, may mga nagtatayo ng fake na chapters para makapagnakaw. I'm calling all the national, actually susulat ho ako sa international, sa JCI, Junior Chamber International, na may mga ganyan, marami yung nagpapadala ng mga ebidensya sa akin. Pati yun, ginagamit para lang mapangurakot, namibigay ng 2,000, 5,000, 3,000. Grabe. Tapos yun sa mga ayuda, kaya may ID system yan para sa boto, gagamitin ho yung pangalan nyo, pati telephone number nyo. Grabe, no? Kung magpapaayuda kayo, namimigay kayo ng pera, papirmahin nyo lang, walang pa-ID-ID. Ba't may pa-ID-ID pa kayo? Diba? Walang ganun. Obvious naman eh, nadadayain nyo eh. Diba? Yung mga sumusuporta, again ho ah, etong eleksyon, yung sumusuporta ho at nagbibigay ng platform sa criminals, huwag nyong iboto. Wag talaga. Nakakaiyak to eh. Nakakaiyak yung ano, nanggigigil ako. Sinira ko kasi ng yung buhay ko, sinira ko kasi ang buhay ko ng mga addict. Kahit yung relasyon ko sinira ng addiction. Kasi mga kasamahan niya mga addict. Kaya galit sila sa akin kasi hindi ako user. Chan. Na mabubuti silang tao, talaga ba? Mabuti? Tingnan nyo nga nangyayari sa bansa. Anong mabuti? Kasi mabuti sa inyo kasi nakikinabang kayo. Correct. Kasi kumikita kayo.
style nyo bulok. Bulok na sistema, bulok na gobyerno ng tayo, bulok na pag-uutak, kasi bulok. Kasi adik, puro adik yun nandyan. Puro kayabangan. Pag adik ka kasi mayabang ka eh. Pag adik ka, feeling mo untouchable ka. Pag adik ka, feeling mo eh, wala kang katapusan. Powerful ka. Eh adik nga, lutang, floating, very high. Ako talaga, hindi ako naniniwala na si President Marcos ang namumuno sa bansa natin. Hindi yan siya. Hindi siya sinasabihan ng totoo. Hindi yan siya. Diba? Parang akala nga natin, kapag umupo siya, i-redeem niya, ayusin niya, and everything. Pero ang ginawa, nung mga nandiyan nakaupo sa paligid niya, is kumukubra ng todo-todo, malala pa sa mga dati. Doble-doble, quadruple. Grabe, ibang level, no? Yung mga kriminal, sinusuportahan. Yung mga addict, sinusuportahan. Binibigyan ng platform. Ano eh, yung kay Ma'am Cathy Binag kasi, based on personal experience. Kaya pagka nagsasalita ho siya, kahit sa anong topic, basta related dito sa mga na-experience niya sa illegal na droga, korupsyon, yung ginagawa ng mga kaibigan nung dating kasama niya, eh talagang alam na alam ho niya ang mga sinasabi niya. Kung gusto yung ituloy itong video na to ni Ma'am Cathy, punta lang ho kayo sa kanyang FB page. Nandun ho ang kanyang live na to. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.